everyone, welcome again to my new video. So today guys, magta-transplant na naman tayo ng panibagong yung bulaklak. So iba na naman to, ipapakita ko sa inyo later yung bulaklak, or sasabihin ko na mamaya din yung pangalan niya. So meron kasi kaming tinanim na mga flowers at alam ko ano siya, very colorful yung nilagay namin doon, pero mostly annuals yung tinanim namin. So kaya guys, sana magustuhan niyo to at mag-enjoy kayo. Start muna tayo dito sa gilid ng bahay. So yan yung namulaklak na na puno. Hindi ako nagtanim niyan guys, yung may-ari before. So maganda siya, 'di ba? At ito din, same flower din to siya. Pero parang red kaya. Pero meron na pala sa itaas guys, oh. Meron siyang nag-start na. So red pala to yung kulay niya. So excited na ako para makita to. I hope na mamulaklak lahat to. So ito yung mga flowers na tinanim namin guys. I know very colorful siya, pero like ko siya. Yan. Grabe talaga yung hirap ko dito para lang matanim lahat to guys, kasi alam nyo may part na maraming mga bato at mahirap magbungkal ng lupa. So ito siya, perennial to siya, so okay yan. Pero ito siya guys, except sa blue na yan, perennial din yan siguro, nakalimutan ko. Pero the rest, annuals to. Annual siya. So once na matapos na yung summer, mamamatay na yan sila guys. Pero kung gusto ko ulit sila itanim, kailangan ko mag-save ng seeds or yung kung may bulbs sila. Yan siya. Yan siya guys. At meron din kami doon tinanim sa front. Mamaya ko na din ipapakita sa inyo. Diba? Very colorful siya. So, ito yung sa front. Yung inad namin na flowers. Kasi alam nyo guys, yung mga tulips before dito, tapos na silang mamulaklak. So, pag wala na talagang tulips dito, parang green na lang yung kulay ng front house namin. Yan siya. So dito ko pala nilagay yung bulaklak na nilagay ko sa big pots. Yan, so front house ko siya nilagay. So ito siya. Yan. Diba? Maganda siya, may yellow and white. So since dito na lang naman tayo, ito pala yung klase ng bulaklak na ita-transplant ko doon sa kilid ng bahay. So, punta tayo doon. Meron na pala akong nabungkal na. Meron akong nabungkal. Nabungkal ko na pala yung lupa. Para madali na lang yung pagtanim natin. Yan siya. Ito siya ang tawag nito sa kanya ay ang dami kasi nito eh. Carnation Odessa Red. So guys, so ito rin tinanim ko din to ng isang araw. Yan, yan, and yan. So ang tawag niyan sa kanila ay pasensya na. Yung isa is blue, ito blue creeping phlox. I hope I pronounce it correctly. And then the other one is Dianthus. Yan siya. Dianthus. Yan lang. Dianthus lang siya. Perennial din siya, guys. So, ito yung ano, yung ita transplant natin. So, samahan nyo ko, guys, at sana mag-enjoy kayo. So, ilabas na natin siya sa plastic pot niya. So, katulad ng sinabi ko last time, ipipress mo nyo lang dyan sa ibaba para madali siyang matanggal. O lumabas. Ayan. Tapos ganun lang siya. At huwag kalimutan pala yung igaganin siya.
para ano siya. So, press niyo na. Then, ganyan. Labas na siya. Diba? Ganda niya. Kita niyo na guys, yung ugat-ugat niyo. Ang ganda talaga ng pagtanim nila nito. Yan. So, ilagay na natin sila dito sa lupa. So, adjust-adjust lang. Kung saan sa tingin nyo maganda yung posisyon, doon nyo siya ilagay. So, sa akin, ito, maganda dito. Yung posisyon niya kasi, long then short. Diba? So, kita nyo, parang ano siya, nakatayo talaga siya. So, una natin gagawin is, before kayo guys maglagay ng lupa, hawakan nyo talaga siya para hindi na umibay yung posisyon niya. Kasi once na naglagay kayo ng soil, minsan napupush ng soil yung katawan ng plant. So, dapat hawakan siya guys para stay siya sa ganyang posisyon. Nakalimutan ko yung gloves ko sa loob ng bahay. Yan. Again, takpan na natin siya ng soil. At of course, after nito guys, huwag kalimutan na diligan yung halaman. Kasi importante yan. Ulit-ulit kong sinasabi yan, diba? Then, malapit na tayo matapos ha. So, yung next na gagawin ko dito is diligan na lang to. So, exacto. Tama-tama lang talaga guys yung pagka alibing paglibing. Yung pagkatanim natin kasi hindi siya masyadong malalim. Kasi ayoko siyang masyadong malalim guys. Kasi once natakpan natin ng lupa, lahat ng mga dahon niya matatakpan din. So kasi maraming dahon. Tapos ayusin lang para magandang tingnan. Okay, tapos na natin siyang takpan ng lupa. Diligan na natin yung ano guys, yung halaman. Ingat lang guys pag magdilig kayo sa itaas ha. Kasi baka maputol nyo yung mga sanga nila. Yan. Tama na yan. Okay guys. Tapos na.